Bubuhos na po ang tulong para sa mga biktima ng bagyong Pablo mula sa iba't ibang rehiyon nang gagaling, maging sa iba't ibang bansa. At bukod sa mga relief goods, inaasahan na rin ang pagdating sa Mindanao na may higit 300 kabaong na padala ng Santo Tomas, lalawigan ng Pampanga, nakatutok si Victoria Tulad. Abala sa pag-aayos ng mga kabaong ang mga manggagawa sa Santo Tomas, Pampanga. Nakilala sa mga kabaong tagawa sa kahoy na mapuputi at mataas ang kalidad. Imbes na relief goods, 350 kabaong ang ipadadala nila para sa mga nasawi sa Bagyong Pablo sa Mindanao. Minsan nung kami ang nasa lanta ng habagat, marami rin ang tumulong sa amin sa Mindanao. Pagdating nila dun sa ng mga coffins na to sa Mindanao, siguro sila na ang bahala dun, yung mga NDRRMC. Ilan lang ang mga kabaong na ito sa 240 kabaong na ipapadala ng lokal na pamahalaan ng Pampanga sa Mindanao ngayong araw. Kahapon nakapagpadala na raw sila ng 110 kabaong. Nang salantahin ng Bagyong Sendong ang Cagayan de Oro City noong nakaraang taon, sa ganitong paraan din daw tumulong ang lalawigan ng Pampanga. Ang Department of Health nagpadala na rin ng mga doktor sa mga apektadong lugar. Nagpadala na rin daw sila ng body bags at nagpa-spray ng kemikal sa mga bangkay para hindi langawin at galawin ng mga hayop. Iminungkahi po ng Department of Health na iwasan ang mass burial. Dapat po may dignidad at respeto sa patay. Yung mga naiwan po nilang mahal sa buhay ay magkaroon po ng panahon ng paglamay. Tumulak na rin kagabi papuntang Davao ang BRP Pampanga, lula ng relief goods at divers ng Coast Guard na magsasagawa ng retrieval operations. Sa Sabado ito inaasahang dadaong sa Davao. Ang GMA Kapuso Foundation tuloy-tuloy rin ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta. Maging ang international community nakiisa sa pagdamay. Ang Australia nangako magbibigay ng katumbas ng 210 milyon pesos para sa mga nasalanta. 20 milyon pesos naman ang donasyon ng New Zealand, habang 10 milyon pesos ang sa Canada. Ang European Union at Amerika nagpahayag na ng kahandaang tumulong. Ikinalungkot naman ni Pope Benedict XVI ang nangyari at nag-alay siya ng panalangin para sa mga nasawi. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.